أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب الفناء على كل شيء واستثنى البقاء لوجهه ذي الجلال والإكرام فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أحمده حمدا يليق بجلاله خلقنا ورزقنا وهدانا النجدين وهدانا النجدين وبين لنا حقيقة الحال والمعال فبين حقيقة الدار التي نحن ساكنوها والدار التي سنعود إليها أعظم بيان فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والصلاة والسلام على خير من أقبل بقلبه وعمل على الدار الباقية مدبرا عن الدار الفانية قائلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا ما تعاقب الليل والنهار في الدار الفرار إلى يوم القرار ورضوان ربي على صحابة الغر الميامين الذين فقهوا الدنيا والدين فلمضوا الأولى وأقبلوا على الأخرى ثم تبعهم على هذا الفقه التابعين الذين ضربوا أروع الأمثلة للمقتدين لسان حال أحدهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Purihin natin ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala na kung saan nagbigay sa atin ang biyaya, naggawad sa atin ang buhay at kukuha sa atin ang buhay pagdating ng ating kamatayan. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang Siya. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. InsyaAllah, sa mga oras na ito, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Ang kaluluwa, o tinatawag sa English, the soul. Sa Arabic termino, na ang original na ito ay walang iba kundi ang al-ruh, one nafs. So, inshallah, sa talakayang ito, bibigyan natin ng diin o kahulugan. Ano ba ang pagkakaiba ng ar-ruh wan nafs? Bagamat ito ay naririnig natin palagi ang word na ito dahil ito ay minsan familiar na sa anumang lahi na kanyang kinabibilangan, ruh o din naman kaya yung nafs, ay ano ba ang pagkakaiba nito at ano ang mga kahulugan nito? Ang salitang Arabic na ruh o kaya'y an-nafs ay maaaring ipakahulugan sa Tagalog na kaluluwa. Sa English, soul. At maaaring ang isa ay panghalili sa isa, gayon din naman ang isa. Ating sisiyasatin ng Pino ang pagkakaiba nito pagdating sa kahulugan at paggamit ng bawat salita, inshallah. Dahil dito, pananatilihin natin ang pagbanggit ng orihinal na salita nito para sa paglilinaw. Anong orihinal na salita? Yung ruh wan nafs. Sa sinumang nagsiyasat kung ano ang mangyayari sa isang tao, pagkatapos na siya ay bawian ng buhay, ay darating sa kanyang isipan tungkol sa isang kaluluwa na kinalugdan at pinarusahan pagkaraan ng kamatayan. Maaaring itatanong niya sa kanyang sarili, ano ito? Ito ba ay may taglay na hitsura na tulad ng kanyang nalalaman o naiisip na anumang hitsura? Ito ba ay bahagi ng katawan o iba bukod pa sa katawan?
Kung ito ay ibabukod pa sa katawan, saan naman sa bahagi ng katawan naman ito nanatili? Ito ba isang nilikha? Isang kaluluwa lang ba ang meron sa isang katawan o meron pang iba? Ang kaluluwa ba ay mamamatay? Papaano? Saan sila mananatili sa barzakh? Batid ba ng mga kaluluwa ang mga pangyayaring nagaganap sa ibabaw ng mundo habang sila ay nasa barzakh? So ito yung mga katanungan na maaari niyang itanong sa kanyang sarili. Sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sa aklat na pinamagatang Rasa Risalatul Aql Warruh Majmu'ur Rasail Al-Muniriya Sharh Aqidati At-Tahawiyya, ang kaluluwa na nagkukontrol sa katawan ng isang tao na kung saan iiwan niya ito sa oras na dumating ang kamatayan, ang tawag dito ay ruh, na kung saan ito yung kaluluwa na iniihip sa kanya noong siya ay 40 araw sa loob ng sinampupunan ng kanyang ina. At kapag ihiwalay na ito sa oras ng kamatayan, ang tawag dito ay an-nafs. Sa sinuman ang nagbigay ng pagkahulugan sa pagitan ng ruh, inibang ruh at ang nafs, na ito ay magkahiwalay, sila ay nagkamali. Sa sinumang pinag-aralan ng mabuti ang mga tekstong ating nabanggit mula sa mga hadith at Quran sa mga nakaraang lecture, ay kanyang maunawaan na ang nafs ay ito yung sinukop ng mga anghel at kanilang dinala pa itaas papunta sa kalangitan. At pagkatapos, ito ay kanilang ibabalik sa katawan at tatanungin, pagkatapos paparusahan sa sinumang karapat-dapat na parusahan at gagantimpalahan sa sinumang karapat-dapat. At matatawag din na ruh kapag ito ay dadalhin mula sa kanyang katawan sa na sinusundan ng mga mata, na tulad ng nabanggit sa maraming hadith. Itong mahiwagang buhay o kaluluwa, na kapag ito ay humihinga pa ang tao, na ibig sabihin, buhay at ang pagkawala nito ay nangangahulugan ng pagkamatay, ay tinatawag din itong ruh at nafs at the same time. Hindi rin ito nangangahulugan na ang dalawang salitang ito, ruh at saka nafs, ay hindi na maaring panggamit sa ibang bagay. Pwede rin panggamit sa ibang bagay. Sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ang salitang ruh at nafs ay taglay nito ang maraming kahulugan. Maaring ipakahulugan ng ruh sa hangin na pumapasok at nananatili sa loob ng katawan ng isang tao, o isang hangin na nanatili sa loob o sa sulok ng puso sa pamamagitan ng balbula o valve tungo sa mga ugat. Ito ang tinatawag ng mga doktor na ruh. Bakit sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Namuhay kasi si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sa taong 13th-14th century at ang kanyang komento ay nagpapakita sa kaalamang pangmedisina at panggagamot sa kanyang kapanahunan. Itong mga kahulugan ay tumutukoy sa bagay na liban pa sa ruh na siyang lilisanin mula sa katawan sa panahon ng kamatayan, na ang tawag dito ay nafs. Ang salitang nafs ay tumutukoy din sa isang bagay na alimbawa sa Arabic, nafs shay, meaning the same thing o pareho lang. O di naman, kaya tumutukoy sa kung ano ang diwa nito. O tumutukoy din dito sa dugo na nagpapanatili sa pagkabuhay ng mga nilikha na katulad ng sinabi ng mga fukaha na ito ay yaong dugong o kaya yung dugong o maagos, which is nafs, na kung sabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na kung saan ito ay hindi totoo. Itong dalawang ipakahulugan ng nafs ay hindi tumutukoy sa ruh. Okay. Ang salitang ruh ay ginagamit na ang tinutukoy ay si Anghel Gabriel alayhi salam. Ibig sabihin, hindi lang tumutukoy ang ruh sa isang kaluluwa. Bagus, ginagamit din ito na ang pantukoy ay si Anghel Gabriel alayhi salam. Na tulad na binanggit ni Allah sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minashaytanir rajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin, نزل به الروح الأمين. At walang pag-aanilangan ang Quran na ito
na kung saan isinalaysay dito ang mga totoong kwento ay kapahayagan mula sa Rab na tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha, na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na dinala ng Ruhul Amin. Subihin, Ruhul Amin, ang ibig sabihin, ang mapagkakatiwala ang espiritu o espiritu ng katotohanan na si Anghel Gabriel alayhi salam. Ito ay matatagpuan sa Surah Ash-Shu'ara, chapter 26, verse 192-193 ng banal na Quran. Ito rin ay ginagamit ang ruh ng tinutukoy ay ang Quran. Sinabi ng Allah, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا. At kung papaano kami nagpahayag sa mga propeta na nauna sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ganoon din nagpahayag din kami sa iyo ng Quran. So ruhum min amrina, nagpahayag din kami sa iyo ng Quran na mula sa amin. So ito ay matatagpuan sa Surah Ash-Shura, chapter 42, verse 52 ng banal na Quran. Ang komentador o komentator ng akida at tahawiya ay nagbanggit kung papaano ang paggamit ng salitang ruh at nafs na tumutukoy sa mahiwagang pagkakaroon na isang nilikha ng Allah. Karaniwan ang salitang nafs ay gamit kapag ang ruh ay nanatiling konektado sa katawan. Ngunit kapag ito ay tumutukoy sa paghihiwalay o pagbubukod mula sa katawan, karaniwan ang tawag dito ay ruh. Batay sa nabanggit sa aklat na Sharhu al-Aqidatu at-Tahawiyya. Mapatungkol dito sa batay sa binanggit sa Sharhu al-Aqidatu at-Tahawiyya, sinabi ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ngunit ito ay tinatawag kapag ito'y ukol sa pagkontrol ng katawan at tinatawag itong ruh ukol sa banayad na kalikasan o subtle nature. Nang ibig sabihin, yung kalikasan. Dahil dito, ang hangin ay tinatawag ding ruh. At bilang patunay, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika na iulat mula kay Bukhari sa aklat na pinamagatang Al-Adab Al-Mufrad at gayon din sa aklat na Mustakhraj Abi Awana, Kitab Al-Istisqa mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an, na narinig niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Ar-rihu min rawhillah ta'ti birrahmati wa ta'ti bil azab fala tasubbuha wa sallallaha khairaha wa a'udhu bihi min sharriha." Ang hangin ay mula sa kalikasan ng Allah. Ito ay nagdadala ng habag at nagdadala ng parusa. Kaya't huwag niyo itong tungayawin at humingi kayo sa Allah ng kabutihang dala nito at magpakupkup kayo sa kasamaang dulot nito. Sabi pa niya, "Warruhu min khalqillah." At ang ruh, kalikasan, ay isang nilikha ng Allah. Ang kaluluwa ba ay meron itong hugis? Maring itanong ng isang tawa, no? Ang kaluluwa ba ay meron itong hugis na maaring maunawaan? Dahilan sa ang kaluluwa ay nilikha mula sa sangkap na walang paghahambing sa anumang nabubuhay na pandaigdigang pisikal, ay hindi natin mababatid ang ganap nitong katangian. Ipinarating sa atin ng Allah na ito ay pumapaitaas at pumapanaog, nakakarinig, nakakita at nakakapagsalita at iba pa. Ngunit ang mga katangian nito ay iba pa sa katangiang pisikal na alam natin. Kaya't ang paraan na ito ay pumapaitaas, pumapanaog, pakikinig, pagtingin, pagtayo at pagupo ay naiiba sa mga bagay o katangian na alam natin at naintindihan. Sinabi sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang ruh ay dadalhin paitaas hanggang sa pinakataas na kalangitan at kasalukuyan. At kasalukuyan din itong ibabalik sa kanyang libingan. At siya rin ay nagsabi sa atin na ito ay pagpapalain at paparusahan sa loob ng libingan. Walang pag-alinlangan, ang pagpapalang ito at pagpaparusa ay kakaiba sa kung ano ang alam natin at naintindihan. Ang kaluluwa ba ay hiwalay mula sa katawan? Sinabi ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah sa Majmu'a Fatawa, ang pangkat ng mga scholar ng kalam o ahlul kalam o theologists at kaanib ng mga bid'ah
mula sa Jahamiya at Mu'tazila ay kanilang inuulat na ang ruh ay bahagi ng katawan o isa sa mga katawan nito o isa sa mga katangian nito. Halimbawa, ilan sa kanila ay nagsabi na ito ay isang hininga o hangin na gumagalaw sa isang katawan. At ang sabi naman ng iba na ito ay buhay o kalagayan o mood o katawan mismo. Ayon sa aklat na Majmua Rasail Al-Muniriya Risalat Al-Aqal War-Ruh, sabi dito, ang mga hindi huwirang kaisipan o philosophers ay kumikilala na ang nafs ay mananatili kapag ito ay nilisan mula sa katawan. Ngunit kanila itong inilarawan ng maling pagtatangi. Kanilang ipinahayag na kapag ito ay lumisan na sa katawan, ito ay magiging logika o reason. At sa kanilang pananaw na ang reason, ito ay bagay na nakahiwalay mula sa isang materya o angkap, matter sa English. Nang ibig sabihin ng matter sa kanilang sa when it comes to philosophy, meaning konsepto ng paniniwala na pinanggagalingan ng anumang nabubuhay at anumang may kaugnayan sa isang materya o angkap. That is the matter. Sa kanilang pananaw, ang materya ay isang katawan at ang reason, ito ay ang malayang buhay na kung saan hindi maaaring ilarawan na ito ay gumagalaw o nakapirmi at kung saan ito ay hindi nagbabago kailanman mula sa isang kalagayan papunta sa ibang kalagayan. Ish, nakapapakagulo ng kahulugan ng mga philosophers. Lahat ng mga grupong ito ay lantad ang kanilang pagkalito sa kanilang mga sinasabi patungkol sa ruh. Karamihan sa scholar ng kalam o ahlul kalam, mga theologist, ay mga bida'a na nagsasabi na ang ruh ay siyang buhay o kalagayan o mood o mismong katawan ay kanila ding tinanggihan ang parusa o pagpapahirap sa loob ng libingan at ang kanilang sabi na walang ruh na maaring pagpalain o papahirapan sa barzakh pagkatapos ng kamatayan. Sa gayon, kanilang tinanggihan ang mga teksto mula sa Quran at sa Hadith na nagpapatunay sa bagay na yaon. Ang mga philosophers na naghayag na kapag ang kaluluwa ay lilisan na sa katawan, ito ay magiging reason. Ito ang kanilang sinabi na kapag iiwanan nito ang katawan, ito ay hindi magbabago. Ito ay hindi sakop ng anumang pagbabago, paukol sa kaalaman o likhang isip, pandinig o paningin, kagustuhan, kagalakan o kasiyahan, o anumang bagay na nasasaklawan ng pagbabago. Sa kanilang pananaw, ito ay manatili sa isang lagay o katayuan para sa kabilang buhay, na katulad din ng kanilang pagpapahayag, na tulad din ito ng kalagayan para sa reason at saka sa nafs. Ayon kay Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah sa Majmu' Fatawa, isa sa mga grupo ng philosophers ay kanilang inakibat sa mga katangian na pagmamay-ari ng nag-iisa na tulad ng sinabi nila, tiyak at laging buhay, walang iba kundi si Allah. May mga ibang mga philosophers na kung saan umamin na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tiyak at laging buhay. Ngunit ang kanilang mga sinasabi ay mga bagay na natatangi lamang sa hindi umiiral. Kanilang sinabi na ang ruh ay wala sa loob at wala sa labas ng katawan. Ni hindi siya bukod mula sa katawan at hindi rin ito kasama. Ni hindi rin ito gumagalaw o nananatili. At hindi rin ito pumapaitaas at pumapaibaba. Ni hindi rin ito isang pisikal o metaporiko. Ang dahilan kung bakit nagkamali ang mga grupong ito dahil sila ay umasa lamang sa kanilang sariling pakatwiran at pamantayan na kanilang ginagamit sa pagsasaliksik ng mga bagay na hindi nakikita o unseen, ilmul ghaib. Tinanggi ng unang grupo na ang kaluluwa ay nabubuhay ng bukod sa katawan, na kung saan ito ay ang pagtanggi sa mga tekstong mapananaligan o mutawatir at hindi pagtanggap sa sandigang pang-Islam. Ang mga ligaw ng mga philosophers at sa sinumang sumusunod sa kanilang maling paniniwala ng walang kaalaman
ay kanilang pinaninindigan na ang kaluluwa ay nabubuhay na ito ay hiwalay sa katawan. Ngunit, dahil sa ang roh ay hindi magkapariho ng kakanyahan o personalidad tulad ng katawan at hindi anyo ng magkaparihong elemento o kombinasyon ng magkaibang elemento, kaya't ito ay ibang personalidad o kakanyahan na kung saan iba sa mga kasangkapang pisikal. Sadyang napakahirap ito para sa kanila na ipaliwanag o ilarawan at nabigo ang kanilang kasabihan o pagpapahayag sa paglalarawan nito. Ngunit ang Allah, alhamdulillah, ang kataas-taasan ay kanyang ginabayan ang sinumang tumugon sa kanya at sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ay naniniwala at nananampalataya sa kung ano ang kanyang sinabi sa kanila. Batid nila na ang ruh ay ito ay isang nilikhang buhay na kung saan kaibang anyo o kakanyahan sa katawang pisikal. Ito ay isang kahangahangang liwanag ng buhay na kung saan ito'y napakagaan, buhay na buhay at gumagalaw. Ito ay nanunuot sa kaloob-looban ng napakalalim sa lahat ng bahagi ng katawan at dumadalayday doon na tulad ng tubig sa mga loob ng rosas, ulangi sa loob ng mga oliba o apoy sa loob ng mga karbon. Hanggang ang katawang pisikal na ito ay angkop sa pagkikipagtulungan sa mahiwagang buhay o kaluluwa, ang mahiwagang buhay o kaluluwa na ito ay mananatiling nakakabit sa katawang pisikal at magbibigay ito ng kakayahang makaramdam, gumalaw at iba pa. Kapag ang katawang pisikal naman ay hindi angkop dahilan sa sakit at iba pa, ay wala na itong kakayahan pang maimpluwensyahan ng mahiwagang buhay o kaluluwa. At pagkatapos, ang ruh ay lilisan mula sa katawan at aalis para sumama na ito sa mundo ng mga kaluluwa. At ang pananaw na ito ay sinang-ayunan ng magiting na scholar na Sheikh Ibn Qayyim na estudyante ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. At siya ay nagsabi, ito ang tamang pananaw sa bagay na ito. Alinmang pananaw ang bukod dito ay walang katotohanan. Ito yaong tinukoy ng Quran at Sunnah at gayon din pinagkasunduan ng mga salaf o ijma' at batayan ng tamang katwiran at sentido komun. At siya ay nagbanggit ng 15 halimbawa ng pagpapatotoo, dalil, at kanyang pinatunayan na ang pananaw ni na Ibn Sina, Ibn Hazm, at katulad nila ukol sa kaluluwa ay huwad. Ang komentong ito na sinabi ni Sheikh Ibn Qayyim ay matatagpuan sa kanyang aklat na Ar-Ruh. Sa buong panayam na ito, inshallah, ating babanggitin ng matindi ang mga batayan o dalil na magpapatunay na ang kaluluwa isa itong malaya o kaiba sa katawan, na tulad na lamang sa sinabi ng Allah sa banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت إلى آخر الآية. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kumukuha ng mga kaluluwa sa oras ng kamatayan. Sa oras ng kamatayan ito, na ito ay ang tunay na kamatayan bilang kamatayan na katapusan ng buhay dito sa sandaigdig. At ganoon din, kinukuha rin niya ang kaluluwa nang sinumang hindi pa natatapos ang kanyang buhay sa oras ng kanyang pagtulog, na ito ay tinatawag na maliit na kamatayan. Hindi na niya ibinabalik pa ang kaluluwa ng sinumang nakatakda na ang kamatayan para sa kanya. So dito, hiniwalay ang kaluluwa at ang katawan ng isang tao. So ang sura na ito ay matatagpuan sa sura Az-Zumar, chapter 39, verse 42 ng banal na Quran. At sabi pa niya, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ. At kung makikita mo lamang, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kalagayan sa pagkuha ng mga anghel sa mga kaluluwa ng mga walang pananampalataya at sa paghablot nito at tinahampas ang kanilang mga mukha kapag sila ay nakaharap
at kapag sila naman ay tumatakas, ay hinahampas ang kanilang mga likod. At sinasabi ng mga anghel sa kanila, lasapin ninyo ang kaparusahang nakasunog, nakasusunog na, naglalagablab na apoy, na kung kaya makikita mo ang mga matinding pangyayari. So dito, patunay din na ang kaluluwa at ang katawan ay magkaiba o hiwalay. Ito ay matatagpuan sa Sura Al-Anfal, chapter 8, verse 15 ng Banal na Quran. At ganyan yung sinabi ng Allah, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. At ang mga anghel na mahablot ng kanilang mga kaluluwa ay nakalahad ang kanilang mga kamay sa pagpaparusa. Ito ay matatagpuan sa Sura Al-An'am, chapter 6, verse 93. Sinabi pa rin ng Allah, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Katiyagan, kapag umabot na ang kaluluwa sa balaghat, sa paglabas nito sa oras ng kamatayan, at sasabihin sa isa't isa ng mga nanduroon, mayroon pa bang makakagamot at makapagpapagaling sa kanya sa kanyang katayuan sa ngayon? At doon matitiyak ng taong naghihingalo na ang kanyang nang nangyayaring ito sa kanya ay paglisa na sa daigdig na ito. Dahil makikita na niya ang mga anghel ng kamatayan at magpapang-abot na ang huling matinding pangyayari rito sa daigdig at ang unang matinding pangyayari sa kabilang buhay. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala lamang patutungo ang mga alipin sa araw ng muling pagkabuhay na maaring patungo sa aljanna o hardin o maaring patungo sa impyerno, na'udhu billahi min dhalik. So ito yung natagpuan na Surah Al-Qiyamah, chapter 75, verse 26 to 30 ng Banal na Quran. Sinabi pa rin ng Allah, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَآتُمْ حِينَ إِذٍ تَعْظُرُونَ. Sa makatuwid, kaya ba ninyo kapag umabot na ang kaluluwa ng isa sa inyo sa lalamunan ito sa oras ng kanyang kamatayan at kayo sa pagkakataong yaon ay nanduroon na nakikita ninyo, ay kaya ba ninyong pigilin ito sa kanyang katawan? Kailan may hindi ninyo ito makakayanan. Ito ay matatagpuan sa Surah Al-Waqi'ah, chapter 56, verse 83 to 84 ng Banal na Quran. Na kung saan ito ay kukunin ng mga anghel, aabot sa lalamunan at balagat, at papalabasin na tiyak na kinakailangan bagay na ito ay kaiba sa katawan. So marami na tayong patunay. Binanggit natin ang mga ahadith na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nakaraang lectures kung papaano sinunggab ng anghel ng kamatayan ang kaluluwa at babalutan ng mga anghel ng pambalot mula sa paraiso o mula sa impyerno ayon sa kung ang tao ay nagpakabuti o nagpakasama. Dadalhin nila ang kaluluwa para sa paglalakbay paitaas ng kalangitan na dito bubuksan ang pintuan kung ang dalang kaluluwa nito ay isang mabuti at sasaraduhan naman ito kung ang kaluluwa ay masamat talipandas. Pagkatapos ay ibabalik ito sa kanyang katawan para sa katanungan at pagkatapos bibiyayaan o di naman kaya ay paparusahan. Ang kaluluwa ng mga martir o syuhada ay nasa taniman ng mga berding ibon. At ang kaluluwa naman ng mga mananampalataya ay mga ibo na dumadapo sa mga punong kahoy ng paraiso. Kapag ginuha na ang kaluluwa, nakasunod ang mga mata nito. At iba pang mga teksto na kung saan, kapag ito ay binuo natin, ay magsisilbing napakapayak na batayan na ang kaluluwa ay isang bagay na iba sa katawan. At ito ay manatili, pagkatapos ng paglisan nito mula sa katawan. Akhwa akhru da'mana, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.